Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isa na namang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. To all JC Macians, good morning to all of you. And in behalf of Pastor Melvin Ramirez, narito na naman po ang inyong lingkod upang gamitin ang ating Diyos upang ipangaral po ang kanyang mga salita. Naniniwala ko sa sobrang busy ng mundong ito, sa sobrang pagod natin sa trabaho, we have one day to rest in the presence of our God. Amen! Sa lahat ng nakapagpahinga ngayong araw na ito, you can rest also in the presence of our God. Amen? So sa hindi na po pagtatagal, bago ang lahat, batiin natin yung ating katabi dyan. Kung may kasama kayo dyan, sabihin nyo na pagpalain ka ng ating Panginoon. Ayan. Praise the Lord! Hallelujah! And then, let us stand and let us open our Bible in the book of Marcos o Mark. Chapter 6, verses 30 up to 32. Mark chapter 6, verses 30 up to 32. Basahin ko po sa mababaw na salin in English. The apostles gathered round Jesus and reported to him all they had done and taught. Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." So they went away by themselves in a boat to a solitary place with Jesus. Sa Tagalog po, ang sabi po ay ganito, sa talatang 30, at ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus at isinaysay nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at mangagpahinga kayo ng kaunti sapagkat marami ang nangagpaparot-parito at sila'y hindi man lamang kapanahon na magsikain. At nagsiyaon silang nanga sa daong at nangapa sa isang dakong ilang at bukod. Pagpalain ng Lord ng kanyang mga salita, tayo pong lahat ay umuko at tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong araw na ito na ibinigay mo sa amin, isang araw upang kami makapagpahinga sa iyong banal na presensya. Upang ibigay namin ng pinaka-the-best naming pagsamba at makapakinig ng iyo pong mga salita. Una sa lahat, kagaya ng panalangin sa simula, nais po namin gawing marapat ang aming mga puso, ang aming sarili, ang aming pong katawan, kaluluwa at espiritu ay maging haing buhay bilang aming pagsamba sa iyong banal na pangalan. Hugasan mo kami, Panginoon, at gawing marapat upang ang aming puso'y taniman, Panginoon, ng iyong mga salita. Gawing matabang lupa upang patuloy na yumabong, Panginoon, ang bawat salita na mapapakinggan ng iyo pong mga anak. At Lord, anumang gawa po ng Diablo upang sirain o plano niya upang sirain ang gawain ito amin pong sinasawa in the name of Jesus. In the name of Jesus, hataya mo dakilang Diyos, ang iyong santong espiritu ang mabigay sa amin ng katagumpayan. Ikaw ang magmaniobra ng gawain ito, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, tagumpay na po ang gawain ito sapagkat ito'y aming hinihiling na may pananampalataya sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Purihin ang Lord. Hallelujah. Sino po ngayon ang pagod na pagod? Subalit bumangon sapagkat mahal nila ang ating Diyos. Sino ngayon ang merong pag dapat magiging schedule o trabaho subalit itinigil sapagkat gusto niyang unahin ang ating Panginoon? Sino sa inyo ngayon ang gusto talagang kahit papaano ay makapagpahinga sa sobrang dami ng problema na dinadaanan niya sa kanyang buhay? Sa umagang ito, mga kapatid, ito pong umagang ito ay magbibigay sa atin ng panibagong challenge upang ang Lord ay makakilos po sa ating mga buhay. The question is first, do you sometimes feel that life happens too fast and that you are always in a hurry?
Yung para bang nagmamadali kang palagi, pagising mo sa umaga, para bang yung alarm, gusto mo nang patayin ka agad at gusto mo ling matulog sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Halos hindi ka na makapagluto, hindi mo alam kung anong unahin mo. At maging sa trabaho, ganun din po ang nangyayari sa atin. Second question is, do you feel overwhelmed with the demands and pressures of life? Para bang punong-puno ng pressures, para bang bawat buhay mo nagaganap, para bang hindi mo na alam ang uunahin mo o susunod na gagawin mo at kaya mo bang matapos ito? And the third question is, do you feel that you are carrying a heavy load? Nararamdaman mo ba na punong-puno ka ng pasanin and you feel like you can't take it anymore? Para bang ramdam mo na parang pagod na pagod ka sa bigat ng dinadala mo. And do you feel exhausted, brothers and sisters? Pagod na pagod ka na ba? Dahil sa dinami-dami ng balita na napapakinggan mo, sa dinami-dami ng trabaho na ginagawa mo, sa dinami-dami ng balita na kung saan-saan dumarating sa'yo, at para bang ang bigat-bigat na ng dalahin mo. And the question is, do you ever need a break? Gusto mo bang magpahinga kahit saglit man lang? Amen. Sa lahat ng pagod, sa lahat ng ang daming trabaho, at sa lahat ng mabigat ang dalahin sa buhay, I know you want a break. Kagaya nung Kit Kat, ano? Yung Kit Kat na chocolate. Have a break. Amen. So now, what I will not be promoting in the message, brothers and sisters, today is laziness. Hindi ko po ituturo ngayong araw na ito ang tungkol sa katamaran. But rather, healthy boundaries ang ituturo ko po sa inyo. That's why our title for today is, Can I Rest for a While? Pwede ba ako magpahinga man lang kahit saglit? At I know, lumabas na rin yan sa bibig ninyo. Sa dinami-dami ng pagod na dinadanas nyo. Simulan po natin. First, rest is important. Sinong nagsasabi dito na hindi importante ang pagpapahinga? Take note, we are not designed to run 24/7. Although I wish we were. Pwede tayong makina na walang tigil, pero hindi ganun tayo dinisign ng ating Diyos. Take note, even the machines need rest or else it will explode. Nakakita na ba kayo ng machine na walang tigil ng trabaho? Hindi man lang pinapahinto? Ang mangyayari niyan ganito, sasabog talaga. And take note, the Lord give us to take rest. Sabihin mo sa katabi mo, magpahinga ka naman kahit saglit. Yung lahat ng nag-o-overtime dyan, lahat ng kahit Friday kinukuha na, kahit Sunday kinukuha na para lang makaipon ng pera, baka pati sakit makayod mo na. The Lord said, you need some rest. Simulan po natin. In Genesis chapter 2, verse 1 to 3, basahin po natin. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. Verse 2. By the seventh day, take note, by the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, again, seventh day, He rested from all His work. Again, then God blessed the seventh day. Three times binanggit ang seventh day. And made it holy because on it He rested and all the work of creating that He had done. Take note, kung makikita natin, binanggit dyan na ang Diyos ay nagpahinga. Ang tanong, anong klaseng pahinga ito? Baka nagkakamali po tayo ng pagkakaunawa pagdating sa pahinga. The word Sabbath, take note, is not found in this paragraph. What we see is He rest.
But Moses is writing about the Sabbath, the seventh day of the week. The phrase seventh day, take note, seventh day is mentioned three times in verses 2-3. Kaya binanggit ko kanina, tatlong beses binanggit yung, ano? Seventh day. Amen? And now, Sabbath comes from a Hebrew word, Shabbat. Pag sinabing Shabbat, that means to cease working or to rest. And is related to the Hebrew word for seven. Yung ikapitong araw daw ay nagpahinga ang Diyos. Amen. So rest is so vital that we see three Sabbath rest in Scriptures. May tatlong Sabbath rest po na binanggit ng Scriptures na atin pong pag-uusapan ngayon. Una, the personal Sabbath of the Lord God. What is the personal Sabbath of the Lord God? This did not occur because God was tired from His work. Hindi po sinabi diyan na nagpahinga ang Diyos sapagkat napagod siya sa kanyang pagtatrabaho. Instead, God was pleased, nalugod, and satisfied with what He created. Hindi binanggit diyan na napagod ang Diyos kaya siya nagpahinga. Kundi ang sabi doon, natuwa siya, na-please siya, and satisfied to all His creation, even to Adam. Amen? Tingnan po ninyo in verse 31 ng Genesis chapter 1. God saw all that He had made, and it was very good indeed. Anong nakita nyo? Ang ganda daw lahat ng nilikha ng Diyos. It is very good indeed. Evening came and then morning, the sixth day. Nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha hanggang kay Adan na ang lahat ay napakaganda. Walang pangit na bagay na nilikha ang Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya kung tinitingnan mo ang sarili mo kang pangit ka, hindi ka pangit. All was created in good. Amen? Mukha lang, pangit, pero maganda ka na nilikha ng ating Diyos na buhay. So first, that is the Lord's Sabbath na tinatawag po natin personal Sabbath ng ating Panginoon. Hindi siya napagod, hindi siya nagpahinga dahil pagod na pagod siya, kundi na-please siya, natuwa siya, na-satisfied siya sa kanyang nilikha. And the second Sabbath is none other than but the second Sabbath was for the nation of Israel. Para sa mga ano to? Sa mga Israelita. There is no mention of the Sabbath until Exodus chapter 16 verse 23. Ano pong sabi diyan? In Exodus chapter 16 verse 23, He told them, "This is what the Lord has said. Tomorrow is a day of complete rest. A holy Sabbath to the Lord, bake what you want to bake and boil what you want to boil and set aside everything left over to be kept until morning." Anong ibig sabihin yan? When the Ten Commandments, take note, were passed down on Mount Sinai in Exodus chapter 20, God connected this Sabbath with creation. Kung makikita natin sa Genesis, hindi yan binanggit na talagang tunay na pamamahinga yung sinasabing Sabbath day nila. Nabanggit lang sa Exodus nung pumasok na ang ibig sabihin po mga kapatid, merong pamamahinga na ibinigay ang Diyos para sa mga Israelita. Anong sabi po ng Exodus yung ano, Ten Commandments? Isa sa Ten Commandments ng Lord is to have a Sabbath. Ano ibig sabihin yan? In Exodus chapter 20 verse 8 to 11, basahin po natin. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. May araw po ng pamamahinga ang mga Israelita. At gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Anong ibig sabihin niyan? Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw. Pero, take note, ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin.
ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. It means all must rest, brothers and sisters. Yun ang utos ng Diyos sa mga Israelita. Anong verse 11? Sabi diyan, dahil sa loob ng anim na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng narito. Pero nagpahinga ako, take note, pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. So take note, there is a special day to all Israelites. And that is called Sabbath Day, ikapitong araw. At sa kanila ay ikapitong araw po at that time is Saturday. Hindi Sunday, hindi Friday. Pero ang tawag doon ay pamamahinga. Now, let us study what kind of Sabbath that the Lord commanded to them. Take note, what are you not allowed to do on the Sabbath? Kapag ikaw ay Israelita, ano ang dapat na hindi mo gagawin sa araw ng Sabbath? Take note, pagpasok po ng hapon, ng Friday sa kanila, hindi na po sila magtatrabaho. Sinabi ng Lord, magluto na kayo sa ika-anim na araw, pero sa ikapitong araw, hindi ka na po pwedeng magluto. Pag-aralan po natin. Una, na hindi dapat gawin ng mga Israelita sa araw ng Sabat. Number one, you shall not do any work. Pag sinabing any work, lahat ng gawa hindi mo po pwedeng gawin. Walang trabaho pag araw ng Sabat. Basahin natin yung utos ng Panginoon. Exodus chapter 20 verse 8 to 10, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. At gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw. Okay, next. Pero ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin. Ang Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyan, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o ang mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Take note, binanggit dyan. Hindi po pwedeng magtrabaho. Anong sabi ng Exodus chapter 31 verse 15? Gawin ninyo ang mga gawain ninyo sa loob ng anim na araw. Pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo. Pinagpapahinga. Sabi mo sa katabi mo, nagpahinga ang mga Israelita. Sapagkat banal ang araw na ito para sa akin, papatayin. Take note, ito ang hatol. Papatayin ang sino mang gagawa sa araw na ito. Take note, ang dami pong namatay at that time. Because, why? They disobey the commandment of the Lord. Take note, walang magtatrabaho sa araw ng Sabat. Pangalawa na hindi mo dapat gawin sa araw ng Sabat, kung Israelita ka, you shall not cook or gather food. Anong ibig sabihin yan? Basahin natin Exodus chapter 16 verse 22 up to 23. Sa ika-anim na araw, doble ang kanilang kinukuha. Mga dalawang salop bawat tao. Kaya pumunta ang mga pinuno ng mamamayan ng Israelita kay Moses at nagtanong, kung bakit doble? Okay, kasunod. 23. Sinabi ni Moses sa kanila, iniutos ng Panginoon na magpahinga kayo sa bukas dahil araw ng pamamahinga, na banal na araw para sa Panginoon. Kaya lutuin ninyo ang gusto ninyong lutuin at ilaga ang gusto ninyong ilaga. Ang matitira ay ilaan para bukas. Bakit?
Kasi nga hindi po pwedeng magluto kinabukasan. Kasi pahinga yon para sa Lord. Kung tayo pala'y naroon sa panahon na yon, ang daming patay. Amen? Eh, basahin natin, Exodus chapter 16, verse 27 to 30. May mga tao pa ring lumabas. Eto na. May mga tao pa ring lumabas para manguha ng pagkain sa ikapitong araw. Pero wala silang nakita. Take note. Next. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan ba susuwayin ng mga taong ito ang aking mga utos at katuruan? 29. Alalahanin ninyo na binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga. Kaya nga tuwing ika-anim na araw ay dinodoble ko ang pagkain ninyo. Take note, yung mga mana, yung mga pugo, ay grabe po ang daming ipinibigay ng Lord sa ika-anim na araw para maging doble ang kukunin nila. Dapat manatili sa bahay niya ang bawat isa sa ikapitong araw. Huwag kukuha ng pagkain. Huwag magluluto ng pagkain. Walang lalabas para kumuha ng pagkain. Eh, may lumabas. Anong nakita ninyo? Walang nakita ng butil ng pagkain. Kasi nga, araw ng pamamahinga. Amen? Verse 30, kaya nagpahinga ang mga tao sa ikapitong araw. Yung utos kasi nung una, akala nila nagbibiro ang Lord. Pero ipinakita ng Lord, may lumabas eh. Nung lumabas siya, ano nangyari? Walang nakita kahit isang butil ng pagkain. So sa araw ng pamamahinga, hindi po pwedeng kumuha ng pagkain at hindi po pwedeng magluto ng pagkain. Amen. Number 3 na hindi allow sa mga ano, sa mga Israelita. You shall not gather sticks or make a pyre. Bilang 15:32 to 36. Habang naroon sa ilang ang mga Israelita, may nakita silang tao na nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Antigas talaga ng ulo nito mga tao ito. Sunod. Dinala siya ng mga tao na nakakita sa kanya kina Moses at Aaron at sa buong kapulungan. Kasunod. Ikinulong nila siya. Ayun, ikinulong. Bakit? Ay sumuway na naman. Dahil hindi sila nakasisiguro kung ano ang dapat gawin sa kanya. Kasunod. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, eto na. Anong hatol? Kailangang patayin. Naku po. Kailangang patayin ang taong iyan. Babatuhin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo. Ano nangyari? Kasunod. Kaya dinala siya ng mga tao sa labas ng kampo at pinagbabato hanggang sa mamatay. Ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moses. Take note, once na mamulot ka ng kahoy, once na magluto ka, once na kumuha ka ng pagkain, siguradong tigok ka. Ganon katindi ang special day ng Lord. Amen? Ano? Exodus chapter 35 verse 2 to 3. Sa loob ng anim na araw, gawin ninyo ang mga gawain ninyo. Pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo. Amen? Dahil banal ang araw na ito at para ito sa Panginoon. Ang sino mang magtrabaho sa araw na ito ay papatayin. Kaya ano nangyari? Kaya huwag na huwag kayong magtatrabaho. Huwag magtatrabaho. Mapi! Ma'am, no! Kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na iyon. Kahit nasa bahay ka na, magsindi ka lang daw ng apoy, paapatayin ka! Buti na lang, wala tayo sa panahon nila. Siguradong ang daming natitigok, baka bumubulagta ka na lang dyan. Amen? Pang-apat na bawal gawin sa araw ng Sabat. You shall not pluck the ears of corn. Hindi po pwedeng mag-ani. Hindi po pwedeng ano, kumuha ng anumang
mga trigo o anumang mga gulay o anuman. Hindi po pwedeng kumuha. Tingnan ninyo, Matthew 12, verse 1 to 2, panahon ng Panginoong Yesus. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom noon ang kanyang mga tagasunod. Kaya nanguha ang mga ito ng uhay ng trigo at kinain ang mga butil. Kasunod. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila kay Jesus, tingnan mo ang mga tagasunod mo. Ginagawa nila ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga. Bawal daw eh. Kasunod. Pang lima. Take note, nung panahon na yon, ang ipagtataka mo, hindi namatay yung mga alagad kasi may pagbabago po. Amen? Pero maliwanag sa kanila, bawal manguha ng trigo. Pang lima, you shall not carry any burden. Hindi ka po pwedeng magbitbit ng kahit ano sa araw ng Sabat. Tingnan po natin. Jeremiah 17:21-22. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kung pinahahalagahan ninyo ang inyong sarili, huwag kayong magtatrabaho o magdadala ng anumang mga paninda. Ayun. Sa mga pintuan ng Jerusalem sa araw ng pamamahinga. Huwag kang magdadala ng kahit ano. Kahit pagtitinda, bawal. Sa loob ng kapulungan ng mga Israelita. Now, 22. Totoo yan. Huwag kayong magtatrabaho o magdadala ng mga paninda mula sa mga bahay niyo sa araw na ito. Ituring ninyo itong natatanging araw. Iniutos ko ito sa mga ninuno ninyo. Okay? So, walang bibit-bitin. Hindi sila po pwedeng magbitbit kahit paninda o anumang bagay. Pang-anim, nabawal. You shall not buy or sell during Sabat. Kaya matindis dito sa atin sa panahon nito, kung kailan holiday, kung kailan Sabat, ang daming namumula, sale, 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 sale. At yung paamo naman, gustong pumunta doon sa sale, sale, sale. Di ba? Pero sa panahon nila, bawal bumili at magpili. Tingnan po ninyo, Nehemias 13:15-17, nang oras na iyon, may nakita akong mga taga-Huda na pumipisa ng mga ubas sa araw ng pamamahinga. Ang iba sa kanila ay nagkakarga ng mga trigo, alak, ubas, igos at iba pang mga bagay sa mga asno para dalhin sa Jerusalem at ipagbili. Kaya pinagsabihan ko sila na huwag ipagbili ang mga produkto nila sa araw ng pamamahinga. Take note, verse 16. Meron ding mga taga-Tiro na nakatira sa Jerusalem na nagdala ng mga isda at iba pang mga kalakal. Ipinagbili nila ito sa mga taga-Huda na nasa Jerusalem sa araw ding iyon ng araw ng pamamahinga. 17. Kaya sinaway ko ang mga pinuno ng Huda at sinabihan. Anong sinabi? Ano ba itong ginagawa ninyong kasamaan? Hindi ba ninyo itinuturing na banalang araw ng pamamahinga? Take note, holy is the Sabbath day for the Lord. Hindi ka po pwedeng bumili at magpili. Ganong katindi ang kabanalan ng araw ng Panginoon para sa mga Israelita. Verse 31, anong sabi diyan? Nehemias 10:31, na nangako rin kami na hindi kami bibili kung ipagbili ng mga dayuhan ang trigo nila o kahit anong ipinagbili, pinagbibili sa araw ng pamamahinga o sa ibang banal na araw. Ipinangako nila. At tuwing ikapitong taon, hindi kami magtatanim sa aming lupain at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Masarap tumira nung panahon na yun kapag may utang ka. Kasi libre na pala. Oh? Pero hindi yun ang delikado pag may ginawa ka, tigok ka. Ganun katindi mga kapatid. Lahat ng may utang, sa panahon nila, may kapitong taon. Sinong merong pitong taon na dito na may utang sa inyo? Patawarin nyo na yung utang niya. Oops!
sa panahon nila yon. Hindi sa panahon natin ngayon. Amen? Okay. So makikita natin, merong Sabbath ang Lord personally. Second, there is Sabbath for the Israelites. Yung pangatlong Sabbath naman, ano yung pangatlong Sabbath? The third Sabbath is the spiritual Sabbath for the Christian. To all Christians, right now, let us say Amen. Christian ka ba? Totoo ba? Yan. Kung Christian ka, you have spiritual Sabbath for the Lord. And what is that spiritual Sabbath? Hebrews 4:9 to 11. Tingnan po natin. Therefore, a Sabbath rest remains for God's people. Yung Sabbath na ito may natitira pa. At hindi lang dito ang Sabbath. Even in the heaven, there is a holy Sabbath na walang iba tayong gagawin doon, kundi ang sumamba, magpuri, at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoon. May natitira pa. Hindi pa nawawala ang Sabbath. And even to our days, there is a spiritual Sabbath. Anong ginagawa? For the person who has entered his rest, has rested from his own works. Kinakailangan ka rin magpahinga. Kaya huwag puro kayod. Pati sakit, kinakayod mo na. Bawal yan. You need to rest. And that rest is the holy rest for the Lord. Ang sabi diyan, ano? Balik po natin, sis. For the person who has entered his rest has rested from his own works just as God did from his. Yung ginawa ng Panginoon, nagpahinga. Nagpahinga rin dapat tayo. Verse 11. Let us then make every effort to enter that rest. Kailangan gawin natin ang every effort to enter that rest. Kailangan ka magpahinga sa araw ng Panginoon. So that no one will fall into the same pattern of disobedience. Kasi yung panahon ng mga Israelita, ang daming natigok doon. Almost lahat ay natigok nung panahon na yon. At ang nakapasok lang, si Aaron at saka si Caleb. But take note, when you are a new creation in Christ, sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, pag ikaw ay bago na, nakipag-isa kay Kristo, you can enter the rest that Jesus offers to you. Praise the Lord! Anytime you are weary, you are burdened, you are exhausted, the Lord is with you to give you rest. And that is the offer of our Lord Jesus Christ. Anong sabi ng Matthew 11:28? Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Remember, brothers and sisters, there is nothing wrong with keeping the Sabbath as the nation of Israel did. However, we are not under the law as Christians. Hindi tayo sabat na katulad nila. Kaya nga kahit may ginagawa ka tuwing araw ng pamamahinga, hindi ka namamatay. Because we are in the day of grace ng ating Panginoon. Anong sabi ng Galatians chapter 5 verse 1? For freedom, Christ set us free. Stand firm, then, and don't submit again to the yoke of slavery. We are free. We can rest in the presence of the Lord Jesus Christ. The seventh day of the week, the Jewish Sabbath, take note, symbolizes the old creation and the covenant of law. First, you work, then you rest. Yun yung kanilang panuntunan. Ngayon naman sa atin bilang isang Christian o tagasunod ng Panginoon, the first day of the week, the Lord's Day, symbolizes the new creation and the covenant of grace. Actually, nung ang ginawa po ng mga Christian, ginawang Sunday ang rest day para sa Panginoon. Why? Because that is what? Yung pagkabuhay ng ating Panginoon. That is the new covenant of Sabbath to the Lord. But take note,
There is no problem for any different kinds of day. As long as you rest to Jesus, you are resting in His presence. That is called Sabbath day for the Lord. Kaya nga dito sa atin, ang Sabbath day natin is Friday. Because why? We rest in our work and we give our best to worship and serving the Lord our God. Why? Because everything that comes from you, that comes from above, was given by our God. Kaya kapag hindi ka nagpahinga sa araw ng pamamahinga, take note, lumalabag ka sa utos ng ating Panginoon. Pasalamat na lang. Hindi tayo nasa panahon ng Old Testament of the law. Sigurado ang daming mamamatay po sa atin. Take note, in the creation, God's Spirit enabled us to make the entire week an experience of worship, praise, and service to the glory of God. Sa buong isang linggo, you can rest and you can praise the Lord Jesus Christ. Pagkatapos mong magtrabaho simula umaga hanggang gabi, natapos mo yung trabaho mo, you can rest in the presence of God and you can say, praise the Lord, natapos ko yung tagumpay ng maghapong kong ito. That is called a rest day for our Lord. Rest, take note, is essential. Kailangan po natin yan. But that day is not about laying around and doing nothing. It is also about focusing on God. Ito ang pagkakamali ng iba. Ang akala nila pag sinabing rest, para kang si Juan Tamahat na nakahiga at nag-iintay ng bayabas na darating sa kanyang bibig. That is not called the true kind of rest na hinihingi ng bawat tao sa Panginoon. So take note, rest is very important to every one of us. Mga kapatid, kag hindi ka nagpapahinga, delikado ka. Important yan. Amen? Pangalawa, rest is deserved for every one of us. Uy, Brother Dennis, pwede naman palang magpahinga. Pwede naman kahit pala Friday, wala muna akong pagsamba, magtutulog na lang ako, kakain ako ng maraming itlog at kakain ako ng maraming fried chicken, kakain ako ng maraming pagkain at pagkatapos ko mabusog, ako'y matutulog. That is a rest, Brother Dennis. No? Yes, you deserve rest, but today we will study what kind of rest you deserve. Yan ang tanong, anong klaseng rest ang deserve mo para sa Panginoon? Simulan natin ulit. In Genesis, anong sabi doon? Nung chapter 2, verse 1 to 3. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. Next, verse 2. By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Pahinga. Verse 3. Then God blessed the seventh day and made it holy because on it He rested from all the work of creating that He had done. In verse 17 ng Exodus, anong sabi po dyan? Take note. It is a sign forever between me and the Israelites, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, but on the seventh day He rested and was refreshed. Anong pagkakasabi doon? Rested and was refreshed. Oh, sinabi ko na nga ba, Brother Dennis, pwedeng mag-refresh. Vacation muna ako pag Friday. Wala muna ako online service. O kaya magtutulog na lang muna ako. Take note, if God is omnipotent, if He has all power, it doesn't make much sense that He would need to rest after we've had a very busy week, brothers and sisters. We take a nap. But take note, the question is, but God, po pwede bang matulog ang Diyos? Hindi. Kaya hindi pinag-uusapan dito yung pagtulog pag-araw ng Sabat. It doesn't say God needed.
to rest. It simply says that he did rest. Also, it is clear from Scripture that God did not rest because he was tired. Tayo napapagod tayo, pero ang Diyos hindi siya napapagod kailanman. So, Brother Dennis, kung pagod ako, pwede ko matulog pag Friday. Intayin mo muna ang sasabihin ko. Tingnan mo ito. This verse dun sa ating binasa does not imply that God was exhausted, but rather it was refreshing for him to enjoy his creation. Na-refresh siya sapagkat nakita niya yung lahat ng trabaho niya is good. Saka siya nagpahinga at hindi natulog. Amen? The word rested means to cease o tapusin o stop or bring to an end sapagkat kompleto at maganda na ang kanyang naging trabaho. Ganun katindi po, brothers and sisters. Next, ang sabi diyan, after God created Adam and Eve on the sixth day, anong nangyari? After each day of creation, God saw it was good, so He rest because it was refreshing for Him to enjoy His creation. Ini-enjoy niya yung kanyang nilikha. Ibig sabihin, you are not resting just to sleep or enjoy going vacation. Ini-enjoy ng Panginoon ang kanyang nilikha sapagkat it was good. Take note, when you have completed your work week, brothers and sisters, you need to take some time to relax and rest. Oh, Brother Dennis, ayan na nga, time to rest or relax. Yes, pero ang tanong, anong klaseng relax at anong klaseng rest? Tuloy natin. Take note, God rested and He has a lot more to do than any of us. If He can relax, you can rest without guilty. Without guilt, brothers and sisters. Pero anong klase nga yung pahinga na binabanggit ko kanina pa? Gusto nyo bang malaman anong klaseng pahinga ang gusto ng Lord para sa atin? Ituloy natin. After a hard week's work, you deserve a break. Oh, break na naman, Brother Dennis. Take that break and do not feel guilty about it. Okay. Brother Dennis, ibig sabihin, deserve nga natin na matulog ng matulog araw-gabi ng Friday or Sunday. The question is, eto na. What kind of rest do we deserve? Can I rest for a while? Sobrang pagod na kasi. Pero anong klaseng rest ang gusto ng ating Panginoon? We need to learn how to experience rest, brothers and sisters. If all we needed was physical rest, we can always take a nap o matulog kung pisika lang ang ating gagawing pahinga. If we needed only emotional rest, we can always take a vacation para mag-unwind. But our ultimate need is the spiritual rest. Kapag ang espiritu mo ay nakapahinga, susunod ang physical mo, pati emotional mo, mapapahinga in the presence of God. Hallelujah. Where we can find spiritual rest, brothers and sisters? Saan natin ito matatagpuan? How can we obtain relief regarding the deepest issues of life at the deepest level of our hearts? Saan natin ito matatagpuan? Doon ba sa mga kaibigan mo? Doon ba sa party na pinupuntahan mo? Doon ba sa mga sale na pinupuntahan mo? Doon ba sa mga budal fight na pinupuntahan mo? Doon mo ba matatagpuan ang tunay na rest? Take note, when our soul finds rest, our whole life finds rest as well, brothers and sisters. Kapag yung soul mo ay nakapagpahinga,
yung buhay mo'y magiging maaliwalas at magiging maganda. Kaya ang pangatlo, rest your pine only to Jesus. Hindi mo kailangang maghanap ng pahinga para magbakasyon. Hindi mo kailangang magpahanap ng pahinga para makisama sa dati mong mga kaibigan na puro kasayahan ang dinadala. We can find only Jesus, the rest that we need in our lives. Basahin po natin ngayon yung ating text. In Mark chapter 6 verse 31, He said to them, "Come away by yourselves to a remote place and rest for a while." Anong topic natin? Can I rest for a while? Binanggit din niya ng Panginoon, "Yes, you can rest for a while." For many people were coming and going and they did not even have time to eat. Wala silang time para man lang kumain. Anong sabi diyan? Jesus sent the 12. Anong nangyari? Bakit sila napagod? Bakit sila napagod sa kanilang buhay, mga kapatid? Jesus sent the 12 apostles on a short-term mission trip to preach the word, heal the sick, and cast out demons. Kapatid, hindi ka robot na hindi napapagod. I know. All of us, right now, we need some rest. Alam ko, mga kapatid, yung iba napapaiyak na sa sobrang hirap ng dinadanas at kailangan talaga niya ng pahinga. Pero anong sabi in verse 7? Tagalogin po natin. Marcos 6:7, ito po yung nangyari kung bakit sila napagod. Tinawag niya ang 12 apostol at sinugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas na masasamang espiritu. Next. At ipinili niya sa kanila, "Huwag kayo magdadala ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit pagkain, pera o bag, maliban sa isang tungkod." Next. "Pwede kayong magsuot ng sandalyas, pero huwag kayong magdala ng bihisan." Kasunod, "Kapag pinatuloy kayo sa isang bahay, doon na lang kayo manatili hanggang sa pag-alis ninyo sa lugar na iyon." Kasunod, "Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng mga tao sa isang lugar, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila." Verse 12, "Kaya umalis ang 12 at nangaral sa mga tao na dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan." Pagkatapos, verse 13, "Pinalayas nila ang mga maraming masasamang espiritu." Grabe po ito. "At maraming may sakit ang pinahiran nila ng langis at pinagaling." Anong nangyari pagkatapos doon? Bumalik ang mga apostol na inutusan ni Jesus na mangaral at ikinuwento nila sa kanya ang lahat ng ginawa at ipinangaral nila. Pagkatapos, ano ito nang nangyari ngayon? "Dahil sa dami ng mga taong dumarating at umaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang." Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Iwan muna natin." Take note natin, ang mga taong ito, pumunta tayo sa ilang para makapagpahinga. Ano ang makikita ninyo dyan? Inglesin natin. "He said to them, 'Come away by yourselves to a remote place and rest for a while.' For many people were coming and going and they did not even have time to eat." These verses, brothers and sisters, is not a call to take a break from your worldly pursuit. Hindi ito sinasabi na magpahinga ka para pumunta ka, magbakasyon ka, punta ka ng Italy, punta ka ng Japan, punta ka ng kung saan-saan magagandang lugar. That is not the way the Lord was telling about. And what is that, brothers and sisters? It is a spiritual challenge to every one of us, brothers and sisters. Anong spiritual challenge?
we will experience, take note, rest for our soul as we respond to Jesus' invitations. Only Jesus' invitations can found a true and authentic rest, brothers and sisters. Take note of one more thing. The apostles retreated from the crowd to a quiet place with Jesus. Basahin ko po ulit. Tingnan niyo po ito mabuti, mga kapatid. Dahil sa dami ng mga taong dumarating at umaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, iwan muna natin. Iwan muna natin ang mga taong ito, pumunta tayo sa ilang para makapagpahinga. Anong ibig niyang sabihin? Hindi niyo ba nakita? Yung natin na ito, they are rest with Jesus. Hindi sila nagpahinga na nag-iisa sila. They are rest with the presence of Jesus. Nagpahinga sila. Nakasama ang Panginoon. They enjoy the rest with the presence of their King, with the presence of the mighty God. They rest with Jesus. Ano yung offer ng Panginoon sa mga nagpapahinga, gustong magpahinga, at napapagod na? Anong sabi ng Matthew 11:28, brothers and sisters? Then Jesus said, come to me. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest, brothers and sisters. Hallelujah. Lahat ng pagod, huwag mong i-exclude ang Lord. You need to include Jesus in your life kapag magpapahinga ka. Ang sabi diyan, come to me. What it that means, brothers and sisters, come to me means to make progress toward Christ. To yield your will to Christ. To drop your agenda to Him. And turn from yourself toward God. Can I rest for a while? Yes, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Pero dapat kasama siya sa pamamahinga mo. Hallelujah. Take note, brothers and sisters. We need to realize that nothing in this world can give us true spiritual rest, genuine peace, authentic happiness, and real satisfaction in life. But only Jesus can give that peace and that rest in our lives. Kaya kasang ka magpapahinga? Saan ka tatakbo para magpahinga? Doon sa magagandang lugar, yung sa tabing dagat, yung sa tabing magandang mga bulalaklak, o sa mga nakikita mong naggagandahang mga hayop na naandyan sa paligid mo? No. The true kind of rest is found only in Jesus. Anong sabi ng John chapter 6 verse 35, brothers and sisters? Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Kaya ka napapagod, brothers and sisters, because you are hunger and you are thirst in the presence of God. Hindi ang tunay na kasapatan at ang pamamahinga ay para lang pasayahin mo ang iyong katawan. The true happiness and the true rest is only found in Jesus, brothers and sisters. Pagod ka? Anong sabi ng John chapter 14 verse 27? I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. Peace of mind and heart. And the peace I give is gift the world cannot give.
So don't be troubled and afraid. Hallelujah. Kapatid, if you are asking, can I rest for a while? Yes, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. At yung rest na ibibigay sa iyo ng Lord, siguradong masasatisfied ka. Siguradong mararamdaman mo yung kagaanan, yung peace of the Lord. And you will find joy in the presence of our God. Brothers and sisters, pagod ka, gusto mong pahinga, huwag kang lumayo. Huwag kang matulog. All you need to do is to be present in on the online service of the Lord. At kapag nag-awitan na tayo sa Panginoon, you will feel the refreshing presence of the Lord. At kapag sinabi mo yung papuri, pasasalamat sa Panginoon na nagtagumpay ka sa isang linggo ng buhay mo, you will feel the rest that you want in your lives. So, hindi ang tunay na pahinga ay para mag-enjoy ng buhay. Ang tunay na pahinga na hinahanap ng ating Lord ay ma-enjoy mo ang fellowship mo para sa Kanya. The question now, brothers and sisters, are you enjoying the presence of the Lord? Are you enjoying His love? Are you enjoying the peace that He has given to you? O naghahanap ka ng ibang peace o ibang joy na yun mismo yung nagpapasaya ng buhay mo? Akala mo dun ka masaya. Pero take note, no other name that can give us peace, joy, and rest in our lives. That is only Jesus. Jesus. I would recommend, brothers and sisters, that you take a vacation whenever you can. Pwede ka magpahinga, but do not take a vacation from Jesus. Huwag kang magbibigation kay Jesus. Huwag kang haalis kay Jesus. Because the true rest is with Jesus. With Jesus. Your vacation should never involve locations, company, or activities that exclude Jesus. Tinatanggal mo si Jesus sapagkat alam mo na mapapasaya ka ng mga bagay na ito. No! Only Jesus can satisfy your soul. Kaya anong sabi ng Colossians chapter 3 verse 17? And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Lahat ng ginagawa mo, pag ito ay kay Kristo, pag ito ay para sa Panginoon, mga kapatid, you can find rest because you are resting with Jesus. Hallelujah. Kaya, again, if your question is, can I rest for a while? Ang sagot ng Lord, yes. Definitely, yes. But take note, that rest is only with Jesus. Lahat ng pagod ngayon, mga kapatid, alam ko, kahit ako po, mga kapatid, pagod ako. Sa lahat ng trabaho natin sa lugar na ito ng Kuwait, sa lahat ng trabaho natin bilang sa ministry, lahat tayo pagod, mga kapatid, kagaya ng mga alagad, napagod sila. They are ministering with the Lord Jesus Christ, pero napagod sila. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon, o sige, alam ko, hindi pa kayo kumakain. At halos hindi kayo makakain sa dami ng tao. Pero take note, hali kayo. Sumama kayo sa akin. Magpahinga tayo doon sa kabilang dako. So take note, sa umagang ito, we can rest in the presence of our God. Kapatid, pwede kang umawit sa Lord sa oras na ito. At sabihin mo, yung awit na para sa Lord. Yung mga paborito mong awit, pwede mong awitin sa Panginoon. Meron ako isang paboritong awit, yung sinasabing, times of refreshing, hearing your presence, no greater blessing than being
with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Pwede bang sumabay kayo sa akin? Kahit himno po ito. Times of repression, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Alam niyo, brothers and sisters, siguro, nasubukan mo nang hanapin ng kagalakan, kasiyahan sa ibang mga kaparaan ng iyong buhay. Siguro, hinanap mo na rin yung kasiyahan sa tao. Siguro, hinanap mo na rin yung magbibigay sa iyo ng kapahingahan na makapagbakasyon ka sa isang magandang lugar. Pero take note, kung hindi mo kasama ang Lord, walang kabuluhan ng pamamahinga mo. But I tell you the truth, brothers and sisters, if you are in the presence of the Lord, you can feel the true happiness, the true rest in the presence of our God. At yan po ang iniimbitahin sa atin ng Panginoon. Iniimbitahan ka to come to His presence, to come to His presence and rest. And you will find rest in His presence. Hallelujah, hallelujah. Thank you for your presence, Lord Jesus, sa umagang ito. Ramdam namin ang iyong presensya, Lord. Nakapagpapahinga kami sa iyong banal na presensya, Panginoon. Yes, Lord, can I rest for a while? Pero sagot mo, Panginoon, yes, I will keep you rest. Kaya Lord, salamat po sa kapahingahan ngayong umagang ito. Alam ko, Panginoon, na kapag kami lumapit sa iyo, tinatanggal mo ang kabigatan, tinatanggal mo, Panginoon, ang anumang problema, tinatanggal mo, Panginoon, ang anumang disappointment sa aming mga buhay, anumang failure ng aming buhay, at pinapalitan mo ito ng iyong dakilang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at ang kapahingahan ng aming kaluluwa na magbubunsod sa amin upang kami magsabi that we will go through until the end of our life. We will follow you, Lord Jesus. So Lord, thank you for the rest that you gave today for every one of us. Nawa, Panginoon, maunawaan ng bawat isa sa amin na ang tunay na pahinga ay ang iyong gawain. Ang iyong gawain, Panginoon. Ang iyong banal na presensya. Kaya Lord, salamat po sa napakagandang umagang ito. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Lord. Alam ko, nakapagpahinga kayo ngayon sa presensya ng Panginoon. I encourage every one of you right now, sa lahat po ng hindi pa po tumatanggap sa ating Panginoon, hindi pa tumatanggap sa gospel ng Panginoon. Kagaya ng binanggit ko kanina, Matthew 11:28, sabi ng Lord, come unto me, all who has heavy laden, tired, and I will give you rest. Alam ko, lahat sa inyo, mga kapatid, na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, mabigat, at meron kayong dalahin, pero magbibigay ang Lord ng kapahingahan. All you need to do is to follow the gospel of Christ. And what is the gospel of Christ? Gospel of Christ is, we can find in 1 Corinthians 15:1-4. Binanggit po dyan. Ano yung full gospel? Yung full gospel, yung pagkamatay ng Panginoon. The death of Christ, the burial of Christ, the resurrection of Christ.
Yan po lang ang magbibigay sa atin ng rest, mga kapatid, sa mga kaluluwa nating pagod na pagod. Siya na mismo ang nagdala ng pagod na ito, nagdala ng kasalanan ito doon sa krus ng Kalbaryo. All you need to do is to believe that Christ died for your sin, Christ buried, and Christ resurrection is the only remedy of our salvation. Ano ang dapat natin gawin? Basta ko na lang ba papaniwalaan ito? Ligtas na ako, Brother Dennis? Hindi po. You need to believe and you need to have faith on that belief and you need to obey. Paano ko i-obey ito, Brother Dennis? Ako ba ay mamamatay din sa krus ng Kalbaryo? Ako rin ay maililibing at ako rin ay mabubuhay na magmuli? Hindi na po, mga kapatid. Ang kailangan mo lang ay sundin yung utos na ibinigay kay Apostol Pedro. Si Apostol Pedro po ang pinagbigyan po ng mga susi ng kaligtasan ng patungo ng langit. Ang sabi po sa Matthew 16 verse 18 to 19, ibinigay ang mga susi para sa kaharian ng langit. And we know, Peter is the first preacher of the gospel. In Acts chapter 2, makikita natin ipinangaral niya ang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na magmuli. At nabagabag po ang mga puso ng mga Hudyo, 3,000 na naroon, nabagabag sila at sinabi nila sa verse 37, Apostol Pedro at ang mga apostol, anong gagawin namin para kami maligtas? At sinabi po ni Apostol Pedro in Acts chapter 2 verse 38, you need to repent. Pag nagre-repent ka, kahalintulad ng kamatayan ng ating Panginoon. And you need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Pag binabaptize ka, sa pangalan ng Panginoong Yesus, kahalintulad naman ito ng pagkalibing ng Panginoon. Bakit sa Panginoong Yesus? Kasi there is no other name written in heaven na magliligtas sa atin, only the name of Jesus. At pagkatapos mong malibing, you need to receive the gift of the Holy Spirit. Kahalintulad po ito ng resurrection ng ating Panginoon. Ang mabubuhay naman sa atin ngayon, yung ating espiritu, bagong puso, bagong pag-iisip, bagong pagkatao sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, ang lahat ay pawang lumipas na. Kaya kung ikaw yung makikipag-isa, kapatid, you will receive the rest and you will receive the salvation of the Lord. Sa lahat po na hindi pa tumatanggap, mga kapatid, kayo pong lahat ay tumayo, taas po ninyo ang inyong kanang kamay bilang tanda ng inyong pong pagsisisi, pagsusuko ng buhay at pagtanggap sa ating Panginoon. Sabihin niyo po sa Panginoon, Panginoong Yesus, nagpapasalamat po ako sa ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang Diyos na aming hindi nakikita, Diyos na Espiritu nagsuklob ng laman upang kami, O Lord, ay maligtas sa anumang kapanganiban at ang kapahamakan sa impyerno. At sa oras na ito, Panginoon, kinikilala ko po, Panginoon, ang iyong pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na magmuli. At pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan simula pagkabata hanggang sa oras na ito. At Lord, patawarin mo po ako. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo, Panginoong Yesus. At binubuksan ko po ang aking puso. Pinapapasok po kita bilang aking Panginoon, hari at manunubos. Ikaw na po ang maghari, mataas sa aking pumbuhay ngayon at magpakailanman. Isinusuko ko po ng buong-buong aking buhay sa iyo, Panginoon. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay kung upang kung ako'y umuwi diyan sa langit na bayan ay kabilang ako sa iyo pong mga anak. Purihin ka, Panginoon, at sa iyo ko na po ibinibigay ang lahat ng papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon yung pong mga nag-undergo po ng repentance. Isunod niyo po yung baptism in Jesus' name para po kayo ay magkumpleto at yung pong receiving of the gift of the Holy Spirit para pumasok po tayo ng langit. Mga kapatid, salamat po sa umagang ito. At alam ko po, natanggap na po ninyo ng buong buo ang pagpapala ng Panginoon at inire-release ko po ngayong umagang ito ang blessing na nagmumula sa Diyos. Sumain nyo ang pagpapala, ang pag-iingat, at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Humayo po tayo sa kapahingahan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. To God be all the glory, to God be all the glory, in the name of Jesus. God bless you all.